Magandang tanghali, Pilipinas. Usaping bakuna muna po tayo, ha? Mahigit 58.2 million ang total doses na administered na po sa buong Pilipinas. As of October 28, 2021, ito po ay ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Sa bilang nito, nasa 34.75% na po o mahigit 26.8 million ang fully vaccinated. Sa Metro Manila naman po, ha, nasa 95.89 or mahigit 9.3 million na po ang nakatanggap ng first dose, habang 86.93% or mahigit 8.4 million ang fully vaccinated. Good job po sa lahat. Gawin natin ito sa buong bansa. Samantala, nagpulong po kahapon, October 28, ang inyong IETF, kung saan inaprubahan ang rekomendasyon na i-expand ang pagpapatupad ng pilot implementation na alert level system sa tatlo pang rehiyon, habang ang Baguio City naman ay area for special monitoring. Simula a 1 ng Nobyembre, kabilang na sa pilot ang Region 3, 6 at 10. Simula a 1 ng Nobyembre hanggang 14 ng Nobyembre 2021, ang mga sumusunod na lugar ay nasa alert level 4. Aurora, Bacolod City, Negros Oriental, Davao Occidental. Samantala, nasa alert level 3 naman po mula November 1 hanggang 14 ang Bataan, ang National Capital Region, ang Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo City, Siquijor, Lanao del Norte, Davao City at Davao del Norte. Ang siyudad ng Baguio ay isinama rin as a special area for special monitoring at mapapasailalim po sa alert level number 3. Nasa alert level number 2 naman po mula Nobyembre 1 hanggang 14 ang Angeles City, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Batangas, Quezon Province, Lucena City, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu Province, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, at Davao Oriental. Ito naman po ang risk level classifications na inaprubahan sa mga lugar na hindi pa po kabilang sa Expanded Alert Level Systems Implementation. MECQ mula Nobyembre 1 hanggang 15 ng Nobyembre ang Mountain Province, Catanduanes at Zamboanga City. Samantala, GCQ with heightened restrictions mula Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 30 ang Abra, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya at ang probinsya ng Quirino. Habang GCQ naman po sa buong buwan ng Nobyembre ang Ifugao, Benguet, Apayao, Kalinga, Ilocos Sur, Dagupan City, Batanes, Occidental Mindoro, Occidental Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Albay, Naga City at Camarines Norte sa Luzon. Sa Visayas, Tacloban City po. Sa Mindanao, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, General Santos City, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan City, Dinagat Islands, Cotabato City, at Danau del Sur. Ang mga lugar na hindi nabanggit ay nasa MGCQ sa buong buwan ng Nobyembre. Inaprubahan din po ng inyong IATF ang panibagong red, green, at yellow list, effective mula 1 ng Nobyembre hanggang 15 po ng Nobyembre. Nasa red list po ang isang bansa lang po, Latvia. Samantala, nasa green list ang mga sumusunod: Algeria, American Samoa, Bhutan, Burkina Faso, Cameroon, Chad, mainland ang China, Comoros, Cook Islands, Eritrea, Falkland Islands, ang Hong Kong, ang Kiribati, Madagascar, Mali, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Montserrat, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Niger, Niue, North Korea, Northern Mariana Islands, Palau, Poland, Sabah, Special Municipality of the Kingdom of Netherlands, St. Helena, St. Pierre-et-Miquelon, Samoa, Sierra Leone, San Eustatius,
Solomon Islands, Sudan, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu at Yemen. Ang mga lugar na hindi nabanggit po ay nasa ilalim pa rin ng yellow list. Sa kaugnay na bagay, inaprubahan po na inyong IATF ang pag-expand sa yellow list ng Limited International Transit Hub Operations na dati nang inaprubahan para sa green list. Ito ay limitado lamang sa airside transfer sa pagitan ng Terminals 1 and 2 at within Terminal 3 ng NEA. Inaprubahan din ang pagbubuo ng sub-technical working group sa pamumuno ng DOTR para sa pag-formulate at pagrekomenda ng special pilot testing at quarantine protocols para sa mga biyaherong Pilipino, mga balikbayan at kanila mga pamilya mula sa green at yellow list. Samantala, inaprubahan ng inyong IATF ang rekomendasyon para sa pagtaas ng passenger capacity sa pampublikong transportasyon, kasama na rito ang road-based at rail transportation na bumabiyahe sa Metro Manila at kalapit ng mga probinsya mula hanggang 70% full capacity. Ito'y magsisimula sa November 4, 2021. Maglalabas po ang DOTR ng memo tungkol dito. Sa usaping may kinalaman sa bakuna, inaprubahan ng inyong IATF ang mga strategiya ng NTF at ng vaccination cluster para sa vaccination rollout for the rest of the pediatric population para maabot ang vaccination rate na 80% ng target population sa Disyembre 2021. So tuloy-tuloy po ang pagbabakuna ng ating mga chikiting, mga kabataan. Tungkol naman po sa Vax Cert PH, inaprubahan ang rekomendasyon na buksan na ang pag-request ng COVID-19 digital vaccination certificates para sa domestic travel na rin po. Lahat ng local government units na walang electronic vaccine administration systems ay nire-require na gamitin ang DICT vaccine administration system para sa recording at databasing ng lahat ng vaccine information. Inatasan ng DICT na magbigay ng updates 2 beses sa 1 linggo tungkol sa regional status ng submission compliance ng vaccination data sa Vaccine Information Management System or VIMS. Habang ang DILG ay inatasan naman ng pamahalaan ang mga LGU tungkol sa kanilang nilabas na memorandum tungkol sa kahalagahan ng pagsumite ng vaccination data sa VIMS Central Database. Ang mga indoor certification, qualifying examinations ng mga testing centers ay kinikilala at pinapayagan na rin bilang specialty exams na po pwede sa ilalim ng guidelines on the implementation of alert level systems for COVID-19 responses in pilot areas, maliban sa mga lugar na nasa alert level 5. Kailangan lamang na lahat ng mga empleyado at kukuha ng mga exams ay bakunado, sumusunod sa venue capacity at nag-oobserba sa minimum public health standards. At panghuli, inaprubahan ng inyong IATF na amendahan ang guidelines on the implementation of alert level system for COVID-19 response in pilot areas na may kinalaman sa hotel and vaccination establishments at ang amendment sa rules for validating vaccination status na nakasaad sa IATF Resolution Number 144-A. Sa ibang mga bagay, pinirmahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act Number 11593 kahapon, October 28, 2021, na nagre-reset po ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 2025. Sang-ayon po sa batas neto, binibigyan ng kapangyarihan ang ating presidente na mag-appoint ng hanggang 80 or 80 new interim members of the BTA who shall serve until June 30, 2025 or until their successors shall have been elected and qualified. So yan po ang ating mga mainit-init pang mga balita. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusek Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Ang una pong tanong mula kay Robina Acido, sa Daily Manila Shimbun.
Yung first question po niya na nasagot na daw po ito, yung about ASEAN. Number two question po niya, second question niya, is it true that President Duterte is being asked by PDP Laban to run for senator? Similar question po niya with JP Soriano ng GMA News, Chris Jose ng Remate. At follow up po ni Chris Jose, sa tingin ninyo mapagbibigyan ba ng Pangulo ang panghihikayat na ito ng partido? At may plano ba talaga si Pangulong Duterte na magretiro na sa politika? Well, nabasa ko rin po sa balita na hinihikayat nga po ng PDP Laban na tumakbo bilang senador ang presidente. Pero hindi ko pa po naitatanong kay presidente kung gagawin nga niya po ito, no? At pakikinggan itong suhestyon ng PDP Laban. Thank you, Secretary Roque. Susunod po magtatanong via Zoom si Tricia Terada ng CNN Philippines. Go ahead, Tricia. Hi, good afternoon, Spokesari. Sir, dun lang sa alert level system, ISO Metro Manila is under alert level 3. Pero the past few days na pag-uusapan po yung posibleng pagbaba ng classification sa Metro Manila. Bakit po hindi natuloy, sir, yung alert level 2 or pagbaba ng Metro Manila sa alert level 2? Ano po yung mga tinignan ng IETF? Well, tinitignan po natin yung projection ng FASTER, no? At bagamat talaga namang lahat ng datos po ay nagpapakita na bumababa ang attack rate, bumababa ang hospital care utilization rate, siyempre po, habang nagtataas tayo ng unang-una transportasyon, up to 70% of capacity, tataas po ang mobility. So inaasahan po natin that with increased mobility, posible rin po na tumaas ang mga kaso ng COVID, no? So sabihin na lang po natin na inuunti-unti natin yung pagbaba ng alert level system nang sa ganun, hindi naman biglang sumipa muli ang numero ng mga kaso ng COVID. Mm-hmm. Sir, tundin na lang po sa list ng mga countries. For example, sa green list, why is China under green list, sir, kung recently nagkakaroon po sila ng lockdowns and tumataas po yung mga kaso nila? Localized po yung lockdown sa China. Pero ang ating classification po ay datos based on a nationwide basis. All right. Thank you very much, Spokesari. Maraming salamat, Trish. Balik tayo kay Yusek Rocky. Yes, thank you, Secretary Roque. Ang susunod po magtatanong ay si Cressel. Ang tanong ay mula kay Cresseling Katarong ng SMNI. Inihahanda na po ng Senado ang isasampang petisyon sa Supreme Court patungkol sa pagbabawal ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa pagdinig ng naturang komite, nagpulong na umano ang mga senador hinggil dito at na nagkasundong questionin ang legalidad ng naturang kautusan ng punong ehekutibo. Ano po ang inyong masasabi ukol dito? Yan naman po ang sinanggunin na ng presidente sa Senado. Kung sa tingin nila mali ang order na inisyo ng presidente, dalhin sa ating kataas-taasang hukuman. No? Dahil after all, talaga mga taas-taasang hukuman ang magre-resolba kapag nagkaroon po ng ibang pananaw ang ehekutibo at ang iba pang sangay ng ating gobyerno. So we welcome that initiative po nang sa ganon matigil ng bangayan at tingin ko naman parehong sangay ng gobyerno ay susunod po sa order ng ating kataas-taasang hukuman. Opo, ang second question po ni Cresselin, patuloy ang panawagan o request ng business sector na mas luwagan pa ang restriction o ibaba na sa alert level 2 Metro Manila. Gaano kalaki ang tsansa na maibaba, nabanggit niyo na nga po, alert level 3. Kumusta daw po ang COVID situation sa NCR? Tignan lang po natin, no? Kasi gaya na akin sinabi, bagamat lahat ng projections ay pababa po ang numero, baka naman yung increase in mobility ay magdulot ng pagtaas ng kaso. So ito naman po for the next 2 weeks. Kung hindi naman po tumaas ang kaso despite the increase in mobility dahil nga po bakunado na ang mahigit sa 85% sa Metro Manila, ibababa at ibababa naman po natin yan sa alert level 2. So antay na lang po natin itong 2 weeks na ito. Panigurado lang po ito para dahan-dahan yung ating pagbubukas. Opo. Ang third question po niya, ano ang aasahang incentives na matatanggap mula sa Office of the President ng gymnastics superstar na si Carlos Yulo sa pag-uwi nito sa bansa? Siyempre meron, no? Ang alam ko, yung manggagaling sa ating Philippine Sports Commission ata yun, no? Meron na siyang assured na 750,000. Pero pagpupulungan pa po sa Office of the Executive Secretary kung magkano talaga ang karagdagang incentive na ibibigay ng presidente. Dahil kung matatandaan ninyo, yung mga nagwawagi naman sa mga international events na ganyan, meron pa pong karagdagang pabuya na binibigay ang Office of the President.
Congratulations ulit po kay Carlos Ciro. Mula naman po kay Laila Salaveria ng Inquirer, the Senate found that formally and its executives may not have paid the proper taxes after bagging multi-billion pesos deals from the government. What is the administration going to do about this? Will it support a tax audit of these government suppliers? Abay, kung talaga hindi sila nagbayad ng buwis, kinakailangan habulin, no? At hindi pa naman covered yan, yung tinatawag ng prescriptive period, no? So ang sa akin po, ang unang issue, overprice. Wala. Ang susunod na issue, may paglabag ba ng bidding rules? Wala, dahil sa batas na yan. Pero ngayon, ibang issue ang dinalabas nila, non-payment of taxes. Ay, naku po. Siyempre po, ang ehekutibo ang mangunguna na mangolekta ng taxes kung talagang kinakailangan kolektahin yan dahil kinakailangan natin ang pondo sa panahon ng pandemya. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po natutulog sa pansita ng ating BIR. Kung talagang may kulang pong taxes, hahabulin po natin yan. That is guaranteed. Ang second question po niya, what does the palace think of the petition asking the Supreme Court for a writ of kalikasan to direct the government to curb plastic pollution? Does it believe this is necessary? Paumanhin po, I have not read the petition and I cannot comment. At alam niyo naman po ang proseso diyan, pag mayroong nagsampa ng petition, sasagot naman po ang gobyerno sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Ask me again po kapag meron na pong sagot ang OSG dahil yan po magiging posisyon ng gobyerno. Opo. How does it view the environment group's contention that the government has been negligent in allowing plastic waste to accumulate? As I said po, hindi ko pa nakikita ang petisyon. Napakahirap naman bilang isang abogado myself, no, na magkomento sa isang petisyon na hindi pa natin nakikita. From Lanes Capanti ng GMA News Online, Senator Ontiveros showed supposed photos of President Duterte met with certain Wang Min who chairs XCMG Group in 2017. XCMG is one of the suppliers of DBMPS in procuring medical supplies amid pandemic. And senators are questioning why a construction company like XCMG is supplying medical supplies. May statement kaya kung totoong kilala ni Pangulong Duterte ang chairman ng XCMG? Similar question with JP Soriano ng GMA News. Alam mo, lahat po ng public officers, lahat ng public figures, hindi po nila nakokontrol talaga kung sino makikipag-picture sa kanila. At dahil usok-usok po ngayon ang picture-picture, lalo na maraming cellphone, wala naman pong dapat i-conclude kung meron lang larawan. Let's just say under the laws of rules of evidence, no, yung picture pong yan, ebidensya lamang of the existence of the picture. It cannot prove relationship. Ikaw naman, Senadora, masyado ko namang imaginative. No? Whatever it is, the picture only proves na nakipag-post sa selfie-selfie, sa picture ang ating presidente. Eh bakit? Sino bang taong gobyerno hindi nakipag-picture? Ako nga mismo, gusto kong iwasan. Eh. Hindi po rin maiwasan. No? Kasi nga, baka gamitin yung picture at sabihin malapit ako dyan. No? So, pero hindi po natin maiwasan yan. No? Lalong-lalo na kung ikaw ay presidente at merong foreign investor na gustong mag-invest sa Pilipinas. Ngayon, tingnan po natin, ha? 2017 po yung larawan. Napakatagal pa po niyan bago magkaroon ng pandemya. So wala po talaga kinalaman niyang larawan na yan. No, bakit nag-supply ng medical? Eh kung talaga nag-supply po ng medical supplies, eh siguro po may kakayahan sila mag-supply. Kasi gaya ng nakita natin sa hearings po, no, ng Senado, yung formally, eh kapag hindi ka nakapag-deliver at hindi pumasa sa standard ng gobyerno at hindi tinanggap, hindi ka babayaran. So siguro po, hindi naman makakasupply yan kung wala silang medical supplies din. Bagamat, iba ang kanilang main line of business. Opo. Yung kanyang third question, when does the palace expect the positivity rate to go down at 5%, which is the threshold set by the WHO? Well, alam mo, napakahirap po masabihan, no? Dahil meron po talaga tayong mga projections ng faster, no? Pero sa ngayon po, ang ating positivity rate ay nasa 8.6%, no? So pababa na po yan. Tandaan nyo po, ha? Ito'y tumaas hanggang 25 hanggang halos 30% at the peak of our cases, no? So I cannot say po because I do not have a crystal ball, no? Pero all the indications indicate na pababa po ang lahat ng datos. And that will include the positivity rate.
konti na lang naman po ang hahabulin natin dahil 5% nga po ang maximum threshold according to the WHO. Pero kung ang tanong ay kailan, naku, I don't think anyone is in a position to predict that. Siguro naman po, kung magpapatuloy tayo ng mask, hugas, iwas, at bakuna in the near future. Okay. Tanong naman po mula kay Marisel Halini ng TV5. Former COMELEC Chair Christian Monsod calls for public appointment hearing for the four new COMELEC commissioners that will be appointed by President Duterte. What do you think of this? Do you support the idea to ensure the credibility of the election? Built-in na po yan sa saligang batas nung binuo ang Commission on Appointments. Yan po ang dahilan kung bakit meron tayong confirmation hearings. Public hearings po yan. So yan po yung hinihingi na hearings ni dating Chairman Monsod. Nasa saligang batas po yan at katungkulan ng miyembro ng Commission on Appointments na ipatupad yung nasa saligang batas at magkaroon nga ng appointments hearings. Opo. Second question po niya, will the government review the transaction of Malampaya and Dennis Uys Udena? Senator Gatchalian said Udena is highly leveraged, so how can they buy and operate the assets of Malampaya? Naku, yan po'y kaso na na sinampa sa ombudsman. Hahayaan na po ng presidente na ombudsman na magdesisyon dahil nasa jurisdiction na po yan ng ombudsman. Ang third question po niya, there was a proposal daw po that all candidates must undergo drug tests. Do you support this? Well, number one, no? Kung ako'y kandidato, voluntaryo kong gagawin yan para additional basis na ako'y piliin, no, ng taong bayan. Pero I am not aware of any law that requires it. So I think beyond voluntary compliance, eh, hindi naman po natin po pwede i-prescribe yan kasi wala pong ibang kwalifikasyon na nakasaad sa saligang batas para maging kandidato kung hindi ikaw ay Pilipino at of a certain age. Opo. Tanong naman po mula kay JP Soriano ng GMA News. Senator Gordon said we need BIR to do their job and asking documentations from them since formally won't cooperate, I quote. Tungkulin ito ng BIR pero pinigilan sila ng pinakamataas sa pinuno ng bayan. Siguro dapat tanong ng taong bayan na si Tatay Digong, Tatay dapat pinangangalagaan mga anak, ang pinangangalagaan China, interest ni Michael Young, ni Lincoln, ni Indians na Filipino na Dargani, si Twinkle na nagkaroon ng magandang kotse, end quote. And Senator Gordon also mentioned, I quote, ang Pangulo ang number one backer nila Mohit Dargani ng family nung pinakontempt imbis magsalita na wala na lang sa virtual meeting. Ibig sabihin tumakas na at umeska po na po at naging fugitive sa Senado at di na sila nagpakita nga magkapatid. Patunay may tinatagong kasalanan itong mga ito. Patunay na malakas ang loob. May backer silang malaki, end quote. Any comment or reaction? Wala po. Kwentong kutsero lang yan. Salita-salita lang yan ni Senator Gordon. Wala siyang kahit anong ebidensya o basihan para sa mga sinasabi niya other than pikon siya. Kasi lumalabas habang siya ay nagsasabi na he is for good governance. Dahil good governance, dahil yan po ang trabaho ng Blue Ribbon, siya mismo pala ay meron ng pananagutan na pinatunayan na po ng Commission on Audit. So sabi nga po ni Presidente, Senator Gordon, bago magmalinis, ibalik ang pera ng taong bayan. Ang second question po ni JP Soriano ng GMA News. Senator Gordon says, I quote, nangangahulugan kung espiya nakuha niya kumpiyansa ng pinakamataas sa pinuno ng bansa na si Ginoong Duterte. Nakapasok sa koridor ng power hanggang sa bedroom ng Pangulo. Makukuha at madadala niya sa kanyang bansa sapagkat foreigner. End quote. Ano daw po ang comment ng palasyo? Pwede ba yung tama ko, yun na yung comment ko? Baka magalit pa si Presidente na magpapasok na lalaki sa kwarto niya. Next question, please. Opo. Sunod po niyang tanong on continuing Senate Blue Ribbon Committee hearing on formally. Senator Gordon says, I quote, hindi natin mabibitawan ito. Talagang maraming makikita, pinoproteksyonan ng Pangulo. Ang conclusion, di ko lang masabi ng husto, talagang may
may kinalaman ba ang Pangulo dito? Kasi lumalakas ang loob ni Ong, ni Dalgani, ni Yang, lahat ng mga Banyaga sapagkat kayo ang abogado nila. Kayo ang sumasagot para sa kanila, kayo ang nagtatago sa kanilang katiwilian, kayo ang dapat managot ultimately, end quote. Ano po ang reaction ng Palacio? Kuninig po yan, no? Malinaw sa kanyang sinasabi, yan po ay kanyang mga spekulasyon. Wala pong ebidensya. Alam nyo, kaya nga po dapat iiwan na natin yung issue sa pandarambong doon sa ombudsman. Kasi doon, alam nila ang batas at alam nila kung paano mag-appreciate ng ebidensya. Pero yung ganyan pong mga konklusyon na walang basihan, guni-guni po yan, salitang politika. From Joseph Morong ng GMA News, regarding public transportation, NCR and nearby provinces katulad daw po ng provincial buses, are there included here? And how does a 70% capacity look like? Well, na-approve na po yan ng IATF at antayin na lang po natin yung detalye na i-issue po ng DOT. Okay, thank you Secretary Roque. Yung po muna yung mga tanong na kuha natin sa mga kasama natin sa media. Maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky, ha? At dahil wala na pong tanong, sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spokesari Roque. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating press briefing. At nagpapaalala, meron pong pagkakaiba sa katotohanan, sa napatunayan, at mga paratang at guni-guni at imahinasyon ng mga namumulitika. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tagal mo na nawala. Kapag tayo agad magpapabakuna, mabilis babalik ang masayang buhay. Para lahat tayo, balik pamilya, balik buhay, balik trabaho, balik buhay. Balik buhay. Magbalik buhay, magpabakuna. Ang Pfizer BioNTech vaccines ay unang